Kalalabas pa lang doon ang balita ukol sa umano'y 10 billion peso pork barrel scam nang itanggi ng negosyante si Janet Lim Napoles ang mga akusasyon at idiin ang whistleblower at kanyang pinsan na si Ben Hurlul. Pero nang lumabas na ang arrest warrant laban sa kanya para sa kasong serious illegal detention, hindi na nakita si Napoles hanggang sa sumuko siya kagabi. Balikan natin ang pangyayari kaugnay ng kontrobersyang ito sa News to Go ni Steve Dailisan. Hulyo ng unang pumutok ang isyu kaugnay sa 10 billion peso Priority Development Assistance Fund scam. Ang naturang scam, nag-ugat sa balitang may mga peki umanong NGO na nakakatanggap ng pork barrel. Ilang senador at kongresista ang idinawit dito ng whistleblowers na sina Ben Hurlul at Merlina Sunyas. Lumutang ang pangalan ni Janet Lim Napoles, ang negosyante itinuturing nasa likod ng mga peking NGO. Sa eksklusibong panayam ng GMA News kay Napoles, noong pumutok ang kontrobersya, mariin niyang itinanggi ang parata. 10 years na raw itong scam involving 10 billion pesos. Anong comment niyo po rito? 10 years, my God. Bakit ngayon na sila lumabas? 10 years, 10 billion. Ano na yan? Halos release na yun ang buong Kongreso at Senado. Ano masasabi niyo na binansagan kayong mother of all scams? Hindi po. Ako ay isang mother ng mga anak ko. Si Benhard Kilap-Kilap-Luy ang scammer. Naglabas ang Makati RTC ng arrest warrant laban kay Napoles at sa kanyang kapatid na si Reynald Lim. Hindi ito para sa pork barrel scam, kundi para sa kasong serious illegal detention na inihain ng whistleblower na si Luy. Pero magkapatid, naging madulas sa kamay ng NBI tracker teams na tumugi sa kanila. Pati ang PNP, tumulong na rin sa pagtugis kay Napoles. Nito lamang linggo, sinabi ng Interagency Anti-Graft Coordinating Council at NBI na posibleng kasuhan ng plunder si Napoles sa susunod na isa o dalawang linggo. Nagtipon ang libo-libo nating kababayan sa luneta ng Ulunes para makiisa sa Million People March. Panawagan nila, buwagin na ang pork barrel. Makibaka! Makibaka! What not baboy! Kahapon inanunsyo ni Pangulong Aquino ang pabuyang ilalabas ng pamahalaan para sa ikadarap ni Napoles. 10 million ang reward for information leading to the arrest of Mr. Napoles. Para klaro, 10 million pesos. Kagabi, kinumpirma mismo ng Malacanang na sumuko si Napoles kay Pangulong Aquino. Iturn over siya sa kustudiya ni na DILG Secretary Ma Rojas at PNP Chief Alan Purisima. Sa ngayon, nakadetain na si Napoles sa Camp Crame. Steve Dailisan, GMA News.